guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay laging naloloko ng inyong kapwa, maging sa pag-ibig at lalo-lalo na rin po sa usapin ng pang-pinansyal? Ngayon po, ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para hindi po kayo laging naloloko or kaya po eh maging lesson na po sa inyo ang mga nakaraan po ninyo na mga lagi po kayong naloloko at maging wais na po kayo sa susunod. Pero ito po ay isa sa mga pinakamabisang ritual para po kayo ay layuan ng mga ganyang klase ng tao na kayo po ay maloko po muli. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Marami po akong bossing na manunood na sila po ay lagi-laging naloloko at meron pa nga po naaawa po ako. May edad na po siya, yung kanya pong nakuha nung siya ay nag-retired, 3 milyon, ay yun nga po, naloko po siya. At nung nakuha ang pera ay hindi na nagpakita at ng kanya tinatawagan, wala na. Hindi na nasagot, out of coverage area na ang number ng taong ito. Napakahirap po pag po kayo nakaranas ng ganyan. Ang tagal nyo pinaghirapan na trabaho at iniisip po ninyo kayo safe na dahil meron po kayo nakuha ng ganyan. Kahit kayo ay umidad na, ay kayo po ay hindi mamumblema sa pera. Paano po kung kayo ay naloko? Na kumbaga nauwi sa lahat, sa wala. Pagkatapos po niya, meron din ako mga bossing pang iba pa na ganun din po ang nangyari na hanggang ngayon ay meron po silang kaso na pinaglalaban. At meron din po yung inuna pa daw po niya yung kanyang kaibigan na nanghirap po sa kanya at kailangan din niya ng pera kaya lamang napaawa siya dito sa kanyang kaibigan dahil nga po pinapangako naman na babayaran. Nakuha po ba, alam niyo po ba yung kanyang ipon sa loob ng 1 taon? At ito po ay pumapatak na parang 1 milyon mahigit. Ayan, nasa ibang bansa po sila. At nung nakuha na ang perang ito, ay hindi na daw po ito nagparamdam at nakita niya ang post nito. Binalak po siya. Pero nakita niya doon sa ibang account ng kanyang kaibigan na nagpo-post na kung saan-saan nagpupunta, na marangya ang buhay, pero nakalimutan na siyang bayaran. Napakasaklap talaga yung mga ganyang sitwasyon. At meron din po na akong kakilala, hindi na ako lalayo. Pero hindi ko babanggitin, malilintikan ako na lagi po naloloko tungkol po sa pera. Yung halimbawa, mag-i-invest ng ganyan, ganito. Ayan, in the end, biglang nawala si tao. Yung halimbawa, may nagsabi po sa inyo na sa una naman padadamahin po kayo. Di ba yung mga napapanood natin sa TV na halimbawa mag-invest ka ng ganito, tutubo yung inyong pera ng ganyan, ganon, ganon. Sa una, okay, hanggang saan sasabi mo, kunyari, nag-ano ka ng 20, aba, naging 30, sa loob ng 1 buwan, 10,000 ka agad, ay di ngayon, nag-invest ka na naman, nilakihan mo, aba, okay, dumudoble ang aking pera, ganyan, ganyan. Hanggang sa itodo mo at mas malaki pa ang iyong i-invest, hanggang nawala na sila ng tuluyan. Pagpunta mo doon sa opisina nila, sarado na. Di ba marami ako napapanood ng ganyan sa mga balita ng mga naloko. Ayan, napakahirap po kapag po yan. Kumbaga, lalo-lalo na kung talagang dugot pawis ang iyong pinuhunan para lamang magkaroon ka ng ganyang pera tapos mauuwi sa wala. Di ba? Kahirap ng ganyan. Kung ikaw ay tao na lagi na lamang naloloko at ganoon din sa pag-ibig, nakala mo hiwalay na sila, yung pala naman nagtatrabaho lang pala sa ibang bansa yung si babae or si lalaki, nas naloko ka, or kaya po ikaw halimbawa akala mo'y binata, akala mo'y dalaga, yung po pala'y may karelasyon, may ibang pakay lang pala sa inyo, yung mga ganon. Ikaw po ba ay laging nagkakaroon ng mga ganyang usapin na lagi ka po naloloko? Ito po ay ilan sa mga pamamaraan para hindi ka po maloko at hindi na muling maloko pa. Ganito po ang inyo pong gagawin. Hindi po halimbawa sabihin niya, ay hindi ko nagagawin yung ritual na yan kasi naranasan ko na yan, malabo na ako maloko. Ay hindi po. Kasi once na ikaw ay naloko at kumbaga ikaw napakalambot ng inyong puso,
puso. Paano na lang kung may lumapit na naman sa inyo at nakumbinsi na naman kayo at ang daming paawa effect na naganap, or kaya nakumbinsi ka na magiging milyonaryo ka kagad kapag ito ay yung pagkay nag-invest ng ganyang kalaking halaga sa amin. Madodoble ang pera mo or matitriple. Magiging instant yaman ka kagad. Ganyan-ganyan. Nako, ikaw naman. O, sige na, mag-withdraw na ako kinabukasan. Wala na. Nauto ka na naman. Ngayon, ito po ay ilan sa pangontra para po layuan kayo ng mga taong ganyan, kasi once na hindi nyo tinatanggal yung inyo pong kamalasan, yung mga ganyan sitwasyon, kasi may mga tao po kasi na mabilis silang mapaniwala or na, maawain or kaya po imbis silang mainganyo sa mga ganyan sitwasyon, para po mawala yung mga ganyan yung pag-uugali, kailangan maligo po kayo ng mga sumusunod or kayo po na hindi pa nakakaranas ng ganyan, para hindi nyo po maranasan at layuan kayo ng mga ganyan. Matik, hindi na kayo aalukain kasi sa aura pa lang ninyo ay malabo na. Sa akin, matik, ganun kaagad, alis na. Hindi na sila namimilit. Kasi, nako, pag sila ay namilit pa eh, makakaaway natin. Charot lang, hindi po. Basta pag kayo nakarinig ng mga ganyan, huwag nyo na silang pakikinggan, kasi once na nagkaroon sila ng chance na ikaw ay kumbinsin, ay kumbaga eh, diyan sila papasok kapag napapansin niya na parang ikaw naniniwala, lalo pa silang mangungumbinsi sa inyo. Kaya kailangan i-close nyo na kagad ang inyong tenga at huwag na kayo makikinig pa, dahil napakahirap na maloko kagaya ng mga bossing ko manonood, nadidepress na sila sa mga nangyayari sa kanila. Ito po ay ilan sa mga pinakamabisang pamamaraan para malayo po kayo sa mga ganyang klase ng tao na maloko. Kaya ikaw ay naloko na or hindi pa naloko, ay mainam na gumawa ka ng ganito para po malayo kayo sa mga ganyan. Ngayon, ano po ang mga kailangan natin? Siyempre, ang pinakapaborito kong gulay ay ang kalabasa pampalinaw ng mata. Alam niyo po ba ang buto ng kalabasa ay nakakapagpataboy ng mga negatibo or may protection po kayo? Kaya sabi ko nga po sa inyo ay magbaon kayo ng kalabasa sa unahan ng inyong tahanan, dahil yan po ay magdadala ng protection sa inyo. Malayo po ang bawat pamilya. Kapag po meron kayong mga ganyang ritual, may mga protection kayo, kahit anuman ang mga mangyari ay kayo po ay mapapalayo sa mga ganyan. At kagaya ng halimbawa, sabi sa akin ng nanay, ay, kasama kita at baka ikaw ay maloko. Sabi sa akin ng nanay, nako, sagawin ako, inay, ako'y maraming protection, malayo ako sa mga ganyan. At sa talang buhay ko, hindi ako naloloko. Ako manloloko, pero ako yung naloko. No way, highway, dahil sa mga ritual ko. At maging dati, at ako po ito mga asin, ito lang bago 2019 ginawa ko siya, pero the rest, lagi po, kagaya pinakita ko po sa inyo, may mga kip-kip lagi ako, anting-anting, magugulat sa akin yung kaibigan ko, kinuha ko sa bra ko. Alam nyo po ba yung mga may inilalagay tayo sa bra natin? Yan po pampaswerte, kumbaga protection nyo. Yan po yung sa bra, yan po ay okay na okay kapag dyan nyo po inilalagay. So, i-discuss ko po yan sa inyo kung ano po mga ibig sabihin yan. Ngayon po, gawin po natin, kahit ilang butil ng buto ng kalabasa ay okay po siya, pero kailangan ritual lang po muna natin siya at ibibilad sa arawan 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Idadry muna natin ang kalabasa para po may energize siya, at syempre mag-energize na rin po tayo. Lagi po tayo mag-meditation sa sinag ng araw at sabihin po natin lahat ng ating mga kahilingan. Galingin nyo po kada umaga, 6:37 hanggang alas 8 pa ng umaga, kahit hindi kayo gumagawa ng ritual, ugaliin nyo po na kayo po ay mag-relax at mag-isip ng kayo po ay yayaman na. Isipin nyo po yung napakaraming pera na hawak po ninyo, na kayo ay nakatira sa isang magandang bahay. Ganun po lagi inyo pong iisipin, at yan po ay magaganap. At pagkatapos po niyan, kapag natuyo na ang ating kalabasa, halimbawa, ginanap po natin to Tuesday, ipapaligo po natin to ng Friday. Pero syempre, sayang ang araw ng mga Wednesday, Thursday. Kaya ibibilad pa rin natin na 6:37 hanggang alas 8. Tapos likom na muli. Tapos bukas ulit ng umaga. Kasi po, baka maalikabukan siya. Yung pong the rest na araw na yon, hindi na po siya pampaswerte. Nakakasakit na yun sa balat. Kumbaga, hindi po siya yung... Kasi yung mga oras na nabanggit natin, 6:37 hanggang alas 8, yan po yung mga swerteng oras. Ngayon, pag lumampas dyan, ay wala na po yan. Ngayon, dililikomin natin. Tapos, sa Biyernes, dun po natin ipapaligo. Maligo po tayo mga alas 7 ng umaga. O halimbawa, mas maaga pa. Basta may ritual na po yung ating buto, pwede na po yan. Ilagay po natin lahat si buto. Ngayon,
pagpaligo po natin, maglagay po tayo ng mga ilang butil munang asin din. Kasi pinaka-importante po yung asin. Ilagay po natin lahat yung tinoy, yung buto. Pagtapos, ilang butil ng asin or kaya isang dakot ng ganyang konti. Tapos, lagay nyo pong ganyan, kanawin nyo. Tapos, ligo na, ligo. Tapos, kapag po naliligo, hindi na po yan tinutuyo ng tuwalya ha. Lagi nyo po tatandaan yon, hindi po tinutuyo ng tuwalya kapag po tayo ay gumagawa ng ritual na pampaligo. Yan po, hayaan natin kusang matuyo. Halimbawa, nagdamit na tayo, tapos na tayo maligo. Nagdamit na tayo, basa-basa pa. Hayaan nyo yan, kusa rin yung matutuyo. Minsan lang naman po yan. Protection po natin yan dahil ang kalabasa, yan po ay hindi lamang pampalino ng mata. Pampaswerte po yan at pantaboy ng mga negatibo sa ating katawan. Kaya kung ako po sa inyo, ay gumawa po kayo ng ganito, lalo-lalo na rin sa pagtungtong ng 2020 para yung mga kamalasan sa ating buhay ay ma-wash out na. Total naman eh, nakain naman kayo malamang na kalabasa, bumibili kayo ng mga maliliit na isang buo. Mas mainam po yung isang buong maliliit para maligat sa kalabasa, tapos kunin nyo po yung buto na to, or kaya po eh, pag sa palengke punta kayo, ay hingin nyo yun, ba may mga nagtatalop na mga kalabasa, hingin nyo yung buto. Minsan may magbibigay, minsan bumili na lang kayo kasi mura lang naman ang kalabasa. Pagkatapos nakakain na kayo, luminaw pa ang mata ninyo, tapos may protection pa kayo. Yung buto, wala, kumbaga walang tapon dito. Ultimong buto, yun lang balat, kasi yung balat ay hindi naman kinakain yan, charot. Hindi naman talaga. Kaya, kumbaga, eh, doon tayo sa laman at saka sa buto. Yung pong buto, yan po ay nagdadala sa atin ng swerte. Lalo-lalo na rin po sa pampinansyal. Diba, tinuruan ko nga din po kayo, tatlong pirasong buto ng kalabasa, ilalagay natin. Basta yung na-dry na, halimbawa, diba, nag-dry na kayo ng kalabasa, ng buto. Ngayon, instead na ihulog nyo lahat doon, magtira kayo ng tatlong piraso at ilagay nyo sa inyong pitaka. I-try nyo po to, nung walang kalabasa at na may kalabasa, kung anong nangyayari po sa inyo, kung kayo po ay naubusan ba lagi ng pera o hindi po naubusan. Dahil yan po ay panghatak ng money. Yung pong tatlong buto ng kalabasa na tinuyo po natin sa araw, yan po ay magdadala sa atin ng swerte, tagumpay sa ating buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Good luck po sa inyo. Yan po ay pantaboy ng mga negatibo sa ating katawan para hindi na po tayo muli pa maloloko pa. Yun lang po guys. Salamat po.